Isang araw, dumating ang kambal na prinsipe ng karating bansa, sina Tom at John, upang bisitahin ang bansa ni Cinderella. Masayang tinanggap ni Prinsipe Leo ang mga panauhin at nagkaisa sila na magdaos ng isang pagtitipon ng mga mahilig sa yoga. Magsagawa tayo dito ng pinakamalaking yoga party sa mundo at baka dito din natin mahanap ang babaeng para sa atin. Samantala, ang tinuring na kapatid ni Cinderella na si Cassandra ay nagsusuklay ng buhok sa harap ng salamin, habang si Jezebel ay palihim na bibiruin siya. Salamin, salamin sa dingding! Napakapangit mo! Ano? Sa galit ay hinagis ni Cassandra ang suklay, natumba ang salamin at nakita niya si Jezebel. Ikaw? Huwag mo nga akong kausapin! Habang nag-aaway ang magkapatid, isang mensaherong kalapati ang pumasok sa bintana. Oh! May liham sa paa niya! Akin ang sulat na yan! Hindi! Akin to! Sa akin siya lumapit! Sa huli ay napunit sa gitna ang papel. Ang kalahati ay hawak ni Cassandra at ang kalahati ay lumipad. Hindi ito nakuha ni Jezebel at nawala. Naku! Lumipad ang papel! Oh, nakasulat dito na, sumali sa yoga party, maging aming prinsesa. Ano kaya yung yoga? Tara, mag-usyoso tayo sa palasyo para malaman natin. Pagsapit ng gabi, palihim na pumasok sa palasyo ni Cinderella, sina Cassandra at Jezebel. Umiwas sila sa mga gwardya at trabahador ng palasyo at pumasok sila sa kwarto ni Cinderella. Sa sandaling iyon, si Cinderella ay nakaupo sa sahig, nakapikit at humuhuni siya ng Anong ginagawa niya? Ha? Baka kinukulam niya tayo! Kontrahin natin agad! Huwag kang sumigaw! Shhh! Habang pinipigilan ni Jezebel ang pagsigaw ng ate Cassandra niya, natalisod siya at natumba sa harap ni Cinderella. Ha? Anong ginagawa niyo dito? Kasi, naglakad kami habang tulog. Nainis si Cinderella sa kanyang mga kapatid. Naglalakad kami sa panaginip. Pagdilat ng mga mata namin, nakarating pala kami dito. Eh, ano naman yung ginagawa mo? Naunawaan agad ni Cinderella kung bakit palihim na pumasok sa palasyo ang kanyang mga kapatid. Ehersisyo sa paghinga yun. Pwede ko kayong turuan ng yoga kung gusto nyo. Magkita tayo sa tabing ilog bukas ng umaga. Kinabukasan, nagkita sila para sa unang leksyon. Binigyan ni Cinderella ang mga kapatid ng aklat na babalansehin sa ulo nila. Gumuhit siya ng tuwid na linya sa lupa. Bilang halimbawa, naglakad siya sa linya habang may libro sa ulo niya. Aha! Ang dali niyan! Kaya ko yan kahit dalawa pa ang libro. Nauna si Cassandra na humakbang sa linya. Oops! Nahulog ang libro. Manood ka sa akin maglakad. Hahangaan ako ng mga prinsipe. Pinatong ni Jezebel ang libro sa ulo niya. Isang hakbang? Dalawang hakbang? Hindi nahulog ang libro. Sa ikatlong hakbang, siya mismo ang bumagsak. Ang magkapatid na hindi pumasa sa leksyon ng paglalakad, susubukan naman ng ikalawang aralin ng yoga na pangprinsesa, ang leksyon sa mahusay na pagsasalita. Hihinga tayo ng malalim at sasabihin ng Mama Mimi, Mama Mimi ng malakas. Mama, Mama Mimi, Mimi, Mami mo. At dahil hindi nagsipilyo si Cassandra, mabahong amoy ang lumabas sa kanyang bibig. Yuck! Kumain ka ba ng tinapang isda kaninang umaga? Sa sumunod na umaga, nagsuot sila ng pang-ehersisyo na damit. Ang panimulang galaw ng yoga ay ang pagtindig tulad ng puno. Dapat maganda ang postura ng isang prinsesa. Makakamit natin ito sa pagtindig tulad ng puno. Pagdikitin natin ang ating kamay at huminga ng malalim. Dahan-dahang ilabas ang hangin. Habang humihinga ng malalim si Cinderella, nakatulog si Jezebel nang nakatayo.
Si Cassandra naman, nilabas ang kanyang dila na tulad sa paghinga ng aso. Siguradong maiibig na sa akin ang prinsipe. Ngayon naman, naupo si Cinderella sa malaking bola at ginawa ang parehong ehersisyo. Kumuha rin ng bola ang magkapatid at napalakas ang pag-upo nila, kaya pumutok ang mga bola. Sa panghuling araw ng yoga na pangprinsesa, magtuturo si Cinderella sa kanila ng pinakamahirap na galaw sa yoga. Kung magagawa nyo ito, makukumpleto nyo ang klase ng Princess Yoga. At kapag natapos na namin ang mga aralin, may magkakagusto na sa akin na prinsipe, diba? Papakasalan nila tayo, diba? Napangiti si Cinderella, kaya lumuhod na siya sa damuhan at ginawa ang pinakamahirap na galaw ng yoga. Ginaya siya ng magkapatid, ngunit hirap na hirap sila sa sakit. Ang hirap naman, di ko ata kaya. Ang sakit na ng binti ko. Lima, nagsimulang pawisan ang magkapatid. Apat, nanginginig ang kanilang mga katawan. Tatlo, dalawa, sa sandaling malapit ng sumuko ang mag-ate, nangarap silang makapareha ang kambal na prinsipe. Isa! Nagawa natin! Sa wakas, pumasa sila sa pinakamahirap na galaw ng yoga. Binati ni Cinderella ang kanyang mga kapatid at binigyan sila ng magandang regalo. Nakumpleto nyo na sa wakas ang mga aralin na pangprinsesa. Ito ang inyong gantimpala. Binuksan ng magkapatid ang kahon. Ngunit nagalit sila nang makita nila ang laman nitong mga sapatos at damit na pang-ehersisyo. Niloko tayo ni Cinderella. Gagantihan natin siya, makikita niya. Palihim na kinuha ni na Cassandra at Jezebel ang paboritong damit ni Cinderella at agad na lumabas ng palasyo. Dumating na ang araw ng yoga party. Sinuot ng magkapatid ang mga damit ni Cinderella. Napatingin kina Cassandra at Jezebel ang mga bisita at nagtawanan. Sa pasukan ng palasyo, binabati ng kambal na prinsipe na sina Tom at John ang mga bisita. Ngunit nang makita nila ang magkapatid, pinagalitan nila sila. Hindi nyo ba nabasa ang imbitasyon? Hindi kayo papapasukin sa mga suot nyo. Naku, damit ko yan. Bakit nyo kinuha ang mga damit ko nang walang pahintulot? Kasi... Akala kasi namin hindi prinsesa kapag hindi ganito manamit. Sa oras na yon, nakita ng magkapatid ang kambal na prinsipe na hawak kamay sa isang kambal na babae. Lumabas ng palasyo ang magkapatid na umiiyak. Matapos ang araw na iyon, napagtanto nila na ang prinsesa ay hindi lamang nagsusuot ng magarbong damit. Kumakain rin dapat ng masusustansya at nag-eehersisyo ng katawan. Oh.